kay Shaina, kay Coco Marty, kay Chinchu. My gosh. Guys, pati ba naman yung mga words na scripted na nga, hindi nyo pa ma-memorize? Hindi nyo pa malagyan ng damdamin? Hindi nyo pa magawang gawing totoo man lang? I-feel nyo man lang? Yun ang job nyo. Artista kayo, di ba? Pinagmamalaki nyo, artista kayo. Simpleng script lang, hindi nyo ma-memorize. Hindi nyo pa mailisap puso para mukha namang totoo. Di ba? Obvious. Juday. Nakakatawa kayo. Naghahalo yung kahihiyan ko at nakakatawa. Alam mo yun? Nakanahihiya ako dahil sa inyo. Natatawa ako dahil sa inyo. Come on guys, don't be such a dog. Huwag kayong maging aso. Dahil ba binabayaran kayo ng ABS-CBN? Dahil ba pera, handa kayong magpaka-aso? Handa kayong umupo pag pinaupo kayo. Tayo pag pinatayo ka. Tapos bibigyan ka ng buto. Yun ang tingin ko sa inyo ngayon eh. Mga aso. Alam mo yun? Totoo nga ang kasabihan ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. At ang pag-ibig sa salapi ay nakakalimot sa Diyos. Lagi yung sinasabi, bakit ngayon pa na may pandemic, bakit ngayon pa pinaklose ang ABS-CBN? Why not? Be happy. Bakit? Napakatalino nang nagpa-close ng ABS-CBN. Pinaklose niya ito kung kailan hindi kayo pwedeng magtrabaho. Kung kailan walang pwedeng mag-shooting. Hindi niya nakita yun? Bakit kayo parang umiiyak na parang mga baby? Ha? Huh? Hindi ko makita yung point. Alam mo yun? Ngayon kayo nang, hindi naman kayo pwedeng magtrabaho ngayon. Pwede ba kayong mag-shooting ngayon? Hindi. Di ba? Hindi nyo nakikita ang sarili nyo. Iniidolo kayo ng tao. Pero nagmukha kayong tanga. Nagmukha kayong tae. Nagmukha kayong mga aso. Ha? Huh? Dahil sunod-sunulan kayo sa ABS-CBN, dahil binayaran kayo. Di bali ng kung anong sabihin nyo, di bali ng magmukha kayong aso, di bali ng magmukha kayong tanga, magmukha kayong bobo, magmukha kayong gago, basta gagawin nyo. Patawarin nyo ako. Pero yun ang tingin ko. Di ba? Tapos, binabato nyo, President Duterte. Lagi na lang, President Duterte, 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 Duterte. Mga gago ba kayo? Mga siraulo ba kayo? Ha? Bakit kayo galit na galit sa isang presidente na pilit, tinutuwid, at inaangat yung nalulugmok nating bayan? Bakit? Hindi ko mag-get. Ha? Yung matanda, ang tanda-tanda na may pag-ibig sa tao. Pilit niyong pinamumukhang bad. Dito sa abroad, UK, US, Canada, pilib na pilib sila. Napakagaling ng presidente niyo. Idol ko siya. Siya lang ang kumalaban sa Amerika. Siya lang ang nagpapatay ng mga kriminal. Nagpastop ng droga. Hindi ko maintindihan yung mga tao sa inyo. Diba? Mga Aquino. Nakakahiya. Okay, hindi ako maka-Duterte. Hindi rin ako anti-Duterte. Okay? Sa tanang buhay ko, aaminin ko, wala pa akong binoto. Kahit i-check nyo sa Pilipinas, malinis ang pangalan ko, hindi ako bumoto. Bakit?
hindi. Di ba? Sino ang ibuboto ko? Mga Aquino? Magnanakaw? Sino ang ibuboto ko? Yung mga tanga-tanga na parang mga puppet uupo dyan. Wala namang alam sa batas. Wala namang alam sa ipinaglalaban. Uupo ka bilang presidente. What the heck? Di ba? Paano ako bumoto? Kaya never akong bumoto mula nang namatay ang President Marcos, Ferdinand Marcos. That's the end. Sabi ko, wala akong ibuboto. Kahit sino, maliban kung gumising siya at siyang maging presidente ulit. Never. But one day, ito si President Duterte, tumatakbo. Sabi ko, sino ba yan? Wala akong pakialam kahit sinong tumakbo dyan. Hindi ako buboto. Pero after niyang manalo, nasubaybayan ko siya. Wow. Hindi ko mapigilan yung puso ko na mahalin siya. Ngayon lang ako nakikita ulit sa tagal ng panahon. Ngayon lang ako nakita ulit ng taong iniibig niya lahat ng mahihirap. At pilit niyang patayin at ihinto ang droga. Wow. Problema niyo, nagmumura siya. Bloody hell! Dapat naman talaga kayong murahin, di ba? Mga Aquino, mga magnanakaw, hindi nga lang dapat murahin yan eh. Dapat nga pinabitay ang mga yan eh. Di ba? Nagtrabaho din ako sa ABS-CBN. Biktima din nila ako. In-interview ako, the boss. Tungkol sa amin ni Ethel Buba at Alex Crisano. Gusto nila sabihin ko sa kanila yung totoo. Sinabi ko sa kanila yung totoo. In front of the camera, sinabihan ako, ganito ang dapat mong gawin, Isab. Umiyak ka, tapos sabihin mo na nag-drugs si Alex sa harapan mo, nakita mo, tapos awayin mo si Ethel Buba. Sabi ko, ba't ako iiyak? Para lumabas na biktima ka. Para makuha mo yung sympathy ng tao. Para sumikat ka. Ikaw yung ipanglaban namin kay Ethel Buba. Ethel Buba? Really? Hindi ko naman siya kilala. Kilala ko lang siya dahil lumalakost siya ng sa GMA, whatever, kung ano ba yan, nakalimutan ko na. Pero bakit ko siya sisiraan? Bakit ko sasabihin si Alex na drugs sa harapan ko? Wala akong alam dyan. Hindi ko sasabihin yun. Na-shock ko. Nagulat ako. Wow. Ganito pala to dito. Ganito pala ang showbiz. Yung oo, hindi. Yung hindi, oo. So parang niluloko lang pala nila yung tao. Pag sinabing mag-girlfriend na sila, tapos kakagati naman ng mga tao, kinikilig naman yung mga tao. Fake pala yun. Sabi ko, hindi. Ayoko. Sasabihin ko kung ano yung totoo. Diba? Hindi. Yun sinabi ko sa interview. Tapos, after nun, kinabukasan, kinat nila, tinagpi-tagpi nila, inedit nila. Ito, Isab Manatag. Ano bang nangyari yun? Kinakalaban ko daw si Ethel Buba. Magpapasikat daw ako kasi gusto kong mag-artista. Pero dininay ko daw na artista na ako, na nag-artista na ako, o nag-extra daw ako, pero nakipag-away daw ako kay Ethel Buba para sumikat. I said, what the heck? Hindi pa nang nangyari. That never happened. Pero napalabas nila. Diba? Sinabihan ako ng isa sa producer ng GMA, idemanda mo para mabayaran ka. Anong sabi ko? Ayoko. Bayaran ako. Ayan mo sila. Kung dyan sila masaya, kung ano nung pinagsasabi nilang katarantaduhan, fine. May awa din ng Diyos. Ang Diyos hindi natutulog. Alam niyo ba yun? Yung ABS-CBN na yan,
noon pa pinasaray na yan ng Pangulong Marcos. Bakit? Bakit, di ba? May dahilan. Hindi ba kayo nagtataka? Or alam nyo, pero dahil kumikita ay ng limpak na salapi, who cares? Kahit nakahihiyan nyo eh. Coco Martin, Kim Chu, Juday, even Juday, Shaina, scripted, nagmukha kayong tae, nagmukha kayong gago. Hindi ka nahiya sa mga sarili nyo? Hindi ka nahiya? Ha? O talagang kumapal na yung mukha nyo dahil sa mga pera nyo? Wala nang kahihiyan.